Dumating na ang araw ng kasal ko, andoon iyong takot ko at pangamba sa pagsasama namin ng magiging asawa ko. Kilala ko na ito sa mukha at pangalan dahil nakita ko na ang pictures nito na ibinigay ni Daddy sa akin. A very handsome man, Nicolo Villarreal. But a dangerous man, nakita ko kasi doon sa pictures nito kung paano ito tumitig, walang emosyon. Nasa harap na kami ng judge na magkakasal sa amin ni Nicolo. Nakita ko doon sa mukha niya kung paano niya ako titigan. Galit ang nakikita ko doon. Parang gusto ko na lamang huwag magpakasal sa lalaking kaharap ko. Iba ang pakiramdam ko dito. Hindi ko na lamang namalaya na nagsasalita na pala ang judge. Alison Monterde, do you take Nicolo Villarreal to your lawfully wedded husband? In sickness and in health, for richer and for poorer? Till death do you part? Tanong ng judge sa akin. Matagal akong hindi nakasagot ng mga sandaling iyon. Takot ang bumalot sa buong pagkatao ko nang sulyapan ko ang magiging asawa ko. Tumingin muna ako sa daddy ko. Alison, untag na tawag sa akin ng judge. I took a deep breath before I answered. I do. Pautal ko ang sagot sa judge. Ngumiti naman ito sa akin bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. Nicolo Villarreal, do you take Alison Monterde to your lawfully wedded wife? In sickness and in health, for richer and for poorer? Till death do you part? Baling na tanong ng judge kay Nicolo. I do. Agad na sagot ng lalaki. I pronounced you husband and wife. You may now kiss the bride. Ani ng judge, doon na ako kinabahan. Bago ito humalik sa akin ay binulungan ako nito. Welcome to hell, Alison. Bantang ani nito sa akin, saka ako nito hinalikan sa labi. Smack lang ang kiss na iyon. Parang sumayad lang sa labi ko ang labi ng asawa ko. Nanginginig pa rin ako. Hanggang sa matapos ang reception ng kasal namin, takot ang bumalot sa buong pagkatao ko. Sakay ako sa kotse nito pa uwi sa kondo ni Nicolo. Ang dami kong iniisip na mga sandaling iyon. Sumalubong sa akin ang malamig na looban ng kondo ni Nicolo. Tahimik lang ako, akma akong uupo sana kasi. Ngalay na din ang paa ko sa reception kanina pero bigla itong sumigaw. Who told you that you're going to sit down? Galit nitong tanong sa akin. Namputla naman ako sa nakita kong galit sa mga mata ng asawa ko. Na nangangalay na kasi ako? Pautal kong ani dito. I don't care, hoy. Dito sa bahay ko, huwag kang umastang prinsesa ka dito, ha? Dahil hindi mangyayari iyon. Hindi kita itatrato ng ganun. Dito sa bahay na to, lahat ng kakainin mo o kukunin gusto ko, alam ko. Lalo na kapag umaalis ka, kailangan malaman ko. Mahirap na, baka malalaki ka pala. Iiputan mo pa ako. Kapag may boyfriend ka, hiwalayan mo na. Dahil kapag nalaman kong nagkikita o nakipagkita ka sa ibang lalaki, gagawin kong impyerno ang buhay mo, Alison. Bantang ani sa akin ang asawa ko. Tumango naman ako. Nick, wala naman akong boyfriend o lalaki. Sagot ko dito na hindi nakatingin sa mukha ng asawa ko. That's good. Dahil ayoko magkaroon ng issue sa pagiging husband ko sa'yo. Saan nito sa akin? Anyway, this is your room. Tinuro nito ang kwartong malapit sa sala ng kondo nito. Hindi tayo magtatabi, bitch. Kung iyan ang iniisip mo. Tura nitong saad sa akin. Now, go to your room. Basta lahat ng gagawin mo dito sa bahay ay kailangan alam ko. Kapag may iutos ako sa'yo, ay sundin mo, hindi ka prinsesa dito. Alalahanin mong pinambayad ka lang ng utang ng ama mong sugarol. Pasinghal itong ani sa akin. Tumulo ang luha ko sa pang-iinsulto ni Nicolo sa daddy ko. Mababa ang tingin nito sa ama ko at lalo na sa akin. Hey, what's the tears? Ano? Dinadramahan mo ko? You making scene here? Walang audience, boba. Kaya huwag mag-inarte na nasasaktan ka. Dahil totoo ang sinasabi ko sa'yo. Galit nitong ani sa akin. Now, leave. Go to your room. Huwag kang lumalabas kung hindi kita kinakatok upang pagsilbihan ako o may iutos ako sa'yo. Galit nitong ani. Magdamag akong umiyak sa kwartong inokupahan ko. Sobrang sakit pala kung mainsulto ka. Lalo na ang mababang tingin ni Nicolo sa amin ng daddy ko. Paano pala ang buhay ko kung kasama ko ang asawa kong puro galit ang nasa puso at isip nito? Tama ba sa akin siya magalit dahil pinakasal kami? Hindi ko naman kasalanan ang mga nangyari. Tutuusin nga ay biktima lang din ako sa pagkakautang ng daddy ko na hindi naman ako ang nagkautang. Iyakong bulong sa sarili ko.
Mali ang desisyon na ipakasal kami ni Nicolo sa isa't isa dahil sa malaking pagkakautang ng ama ko sa daddy ng asawa ko. Pero maa-attempt ba ng konsensya ko na hayaang makulong at magdusa ang ama ko? Gayong may magagawa naman ako. Nag-iisang parents ko na lamang ang daddy ko, mahirap magdesisyon. Dahil alam kong kapag nagkamali ako ay ang daddy ko ang maiipit. Mapait akong napailing sa kawalan at umiiyak. Halos mag-uumaga na nang nakatulog ako. Nanggulantangin ako sa malalakas na katok galing sa labas ng kwarto ko. Open this fucking door, Allison. It's past 6 a.m. May pasok pa ako sa office ko. Galit na nagsisigaw ang asawa ko sa labas ng kwarto ko. Mabilis akong tumayo kahit kakatulog ko lang. Pagkabukas ko ay isang napakalakas na sampal ang sinalubong sa akin ng asawa ko. Dahilan na ikinaupo ko sa sahig dahil wala akong tulog at puyat ako. Wala akong lakas na mga sandaling iyon. Bullshit, Allison. Kagabi ko pa sinasabi sa iyo ang rules mo dito sa bahay, pero bakit ngayon tila nakakalimutan mo? Gusto mo bang iuntog ko ang ulo mo sa pader para maalala mo? Asat nitong sigaw sa akin. Mabilis ako nitong hinila sa buhok ko at pinag-uuntog ang ulo ko sa pader ng kwarto. Naigik ako sa sakit nang sumigid ang kerot sa ulo ko. Nakita ko na lamang ang dugong dumadaloy sa noo ko. Lalo ako napaiyak sa nasaksihan ko sa mga kamay ko. Ganito ba ang napangasawa ko? Bulong kong tanong sa sarili ko. Iyon ang huling naaalala ko nang mawalan ako ng ulirat. Napabalikwas ako ng bango nang magising ako. Sumigid kaagad ang kirot sa ulo ko. May naaalala pa ba ako? Nagka-amnesia na ba ako? Bulong kong tanong sa sarili ko. Diyos ko, bakit ganito ang sinapit ko sa kamay na lalaking yun? Bakit naa-attempt niya saktan ang katulad ko? Hindi ko naman sinasadya na malait ng gising. Hinawakan ko ang noo ko. May nakalagay na band-aid. Napapikit na lamang ako sa sobrang sakit ng anit ko. Parang feeling ko natatanggal na ang balat sa ulo ko gawa ng pagkakahila ng asawa ko. Kahit masakit ang katawan ko ay bumangon ako at nagtungo sa kusina. Sinilip ko ang orasan. Fast, 5 p.m. na. Ganoon ako katagal na himatay? Paano pala kung natuluyan ako? Siguro malamig na bangkay na ako ngayon. Tumulo na naman ang luha ko nang maalala ang nangyari kanina. Iniwan pa ako ni Nicolo. Kumuha ako ng pagkain at kinain ko iyon kasi ramdam ko na ang pagkalam ng sikmura ko. Wala pala akong almusal at tanghalian. Nakakita ako ng sliced bread at iyon ang kinain ko. Para maibsan ang gutom ko, after kong kumain, ay nagluto ako ng dinner. Baka, sakta na naman ako mamaya ni Nicolo kapag nadat na noon na wala akong ginagawang maghapon. Mapait na naman akong ngumiti sa kawalan. Past 10 p.m. na pero wala pa din si Nicolo. Sobrang sakit na naman ang chin ko kasi gutom na ako. Hindi naman ako pwedeng kumain kasi malalaman niyang kumakain ako, may CCTV pa naman. Baka sakta na naman ako pag uwi nito. Kaya imbis na kumain ako ay uminom na muna ako ng tubig upang mawala ang pagkalam ng sikmura ko. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng kondo ni Nicolo at iluwa doon ang lasing na asawa ko. May kasama itong isang lalaki, ngumiti naman ito sa akin bago nagsalita. I'm Nicolo's friend, pasensya ka na ha. Nagkasarapan kami ng inuman, kaya ito, lasing na lasing siya. Pare, huwag kang humingi ng paumanin sa babaeng yan, dahil hindi ko naman tinuturing na asawa ko siya. Rinig ko ang ani ni Nicolo sa kaibigan nito.